Uy, pare! Si Kaistong na stroke. Alam naman pare, yan naman si Kaistong ay alam ng pagkataas-taas ng BP. Ayaw naman patingin sa doktor. Asang-asa daw sa herbal na binigay ng pamangkin ni Kapulay. Ay pare, ay may nagbara daw eh. Digay dalawa yan pagka na-stroke, merong nagdugo. Sabi nga ni Doc Dex, meron din nagbara. Ay, bara daw yung kay Kaistong? Aba, ay klaseng ikaw ay nanunood nga ng maigid dyan kay Doc Dex. Ano? Nasaan ga yung video na yan? Ay, ari pare. Ang stroke ay mayroong dalawang klase. Pupwedeng may nagbara, ang tawag dyan ischemic stroke, at pupwedeng may nagdugo, ang tawag dyan hemorrhagic stroke or bleed. Pareho yung dalawang yan, delikado at pupwedeng makamatay kung hindi tama ang treatment. Anong pagkakaiba nila? Ito yan. Kung mayroong nagbara dyan, pupwedeng thrombotic stroke kung saan ang blood clot ay nagpo-form sa isang artery papunta sa utak. Pupwedeng embolic stroke kung saan yung clot naman ay mula sa iba pang bahagi ng katawan tulad ng puso, sa leeg, break at nagta-travel papunta sa break. Or po pwede din naman na thromboembolic stroke. Dahil nagbabara ang daluyan ng dugo, ang mga pasyente ay maaaring makaranas ng sintomas tulad ng pangingimoy na isang side ng katawan o ng muka, mahirapang magsalita at problema din sa paningin at balanse. Yung bleed naman ay maaaring mayroong pumutok na ugat kaya dumudugo o kaya nagbi-bleed sa brain. Kapag kaganyan, ang isang pasyente ay maaaring biglang magkaroon ng sudden onset of headache bukod sa iba pang mga sintomas ng stroke na nabanggit natin kanina. Sa tunog pa lamang ng dalawang yan, although pareho silang stroke, magkaiba sila ng treatment kaya pinakamainam na madala agad-agad sa pinakamalapit na emergency room upang makita kayo ng inyong mga doktor upang ma-diagnosin kayo ng tama. Para naman sa ating mga caregivers, para ma-spot ang stroke, tandaan lamang ang acronym na BFAST. B for balance loss, E for eyesight changes, F for face drooping, A for arm weakness, S for speech difficulty, and T meaning time to call for help. Mayroon din akong content tungkol sa specific ways ng pagtingin sa isang pasyente kung siya ay nasustroke, panoorin po nyo yan. Risk factors ng pagkakaroon ng stroke ang pagiging overweight, obese, physically inactive, mahilig mag-inom ng alcohol, nagdodroga, mayroong high blood pressure, naninigarilyo, mataas ang cholesterol, may diabetes, at aging population. Tulad nga po ng lagi nating sinasabi, i-check parati ang ating mga kinakain at hanggat maaari, kumain ng mga gulay, prutas, whole grains, nuts, seeds at lean cuts ng protein upang maiwasan ang pagtaas ng blood pressure at blood sugar. Kung hindi alam kung ano ang tamang proportions para sa inyo, magpatingin at magpakonsulta sa isang registered nutritionist dietitian. Inumin din ang inyong mga maintenance medications dahil kaya nga tinawag na maintenance yan ay para ma-maintain ng maayos ang inyong mga blood titers. Huwag din magpapaniwala sa mga nagsasabi-sabi sa inyo ng mga bagay na too good to be true dahil syempre ayaw nating magkakakomplikasyon kayo. At sa huli, kung kayo man ay magkakasakit, tandaan po din nyo, tayo-tayo lang din naman talaga magtutulong-tulungan, kaya naman yun lang for now. I-digest nyo muna dahil ang gusto ko ay healthy kayong lahat. See you in the next episode. Ingat!